Ayan na. Tingnan mo. Halos kalahati na puputkod. Ayan yan ang matitira sa kanya. Yan, ito ang luma. Tapos ito yung bago. Guys, ngayon i-share ko sa inyo ang tungkol sa pag-atip ng nipa o pawid. Ayan. Ito, tanungin natin ng ilang katanungan si Kuya tungkol dito. Sa kapampaan na lang at itatranslate na lang natin ng Tagalog or English mamaya. Koy, kaya experience mo, pilano mong balerin kaya kang agawa? Pilano mong balerin kaya kang ayaktan? Kaya paman natatap mo? Oh, kaya mong banwang ini? Oh, kaya mong banwang ini? Oh, so, mga kaya kilom na ning meto nga bayo kauran, mga pilan bale, bayo manuran. Pwede sabi yan, dire-direcho, kilom na yung pabanwa. Oh. San Vicente? Oh. Sero, naan, rest house la rin ka rin, o antiyan na nang? Rest house. Oh, pani kidum na ning pabanwa dire-dire cukong mana ta? Ba, bale. Aning kai mo bakanti mo ren. Oh. Oh. Potong kai ning kai pabulan na ta nya kanya. Oh. Pandatang bala mo. Bala mo naman mayaos ka mayaos. Ikan di ding titira bale. Oh, ning kai ra ka ring abe. Gagawa. Siguro di tak na kayo manatap na eh. Pero dati kaya yan, gagawa ka naman kanyan, pinawad. Gagawa ka naman pinawad dati. Oo. Oh. Butang ka, ikeng kaya mo na eh, ikang mga bit na eh. Taganong ko rin ka rin, Kenny. Taganong ko rin ka, Kenny. Kiti Pampanga. Asan mo, chas ka mo? Oh. So, bali kaya na eh, malagad nala siguro din wala matuwang makan yan eh. Ubo na lang mo kareng resort ne. Hindi nakal ne. Pero reng bale mismo, malagad na lang mo. Sabi mo mo kayong pamanatap makan yan, koy. Talaga mo pos. Kaya, palipas na lang o kailangan mo rin mawala. Na ano, lumipas lang yung tiyan na bubong o. Ayun kay kuya, guys. Hindi naman totally mawawala ang ganito kasi ginagamit sa mga resorts at saka sa mga guest house sa likod ng bahay. Kaya mayroon pa rin pero hindi kasing dami noon daw. Kasi noon ang mga bahay mismo marami silang magpapagawa. Tara guys, akyat tayo at tingnan natin na kung ang kanyang mga pagtusok at pagtali ng yantok sa mga atip. Ito guys, tututukan natin ang kanyang mga kamay kung paano itusok ang pinaka yantok. Yantok niya kanya, koy? Ginagamit niya pala yung yantok na pantali sa mga ano ng balangkas. Ayan guys, tingnan natin ang mga close-up natin ang kanyang mga kamay. Yan, itutusok dun sa may kawayan na pa-vertical. Guys, ang pinakatuntungan ni Kuya, ito yung binalagbag lang na hagdanan na kawayan. Ang tawag daw dito ay baugin. Yung kawayan na makapalang ano nito, pagkakawayan. Kaya hindi ka mag-aalalang babagsak. Ganito ang inatip guys. Isang piratong ganito, pinagtagni-tagni. At makikita ninyo dito, ayan, parang wala talagang lalusanan ang tubig ulan dahil napakasinsin ng pagkabit. Ang bawat sulong ng pagkakyat ng isang yung pagtagmi ay parang nasa mayigit uno o mga 3 cm siguro. Ayan, kasi yung uno 2.5 cm eh. Biro mo yan, kung ilang libo yan. Ito parang so itong balangkas gaya nito guys uubos daw ng 3,000 pieces. Ayan,
tao ng pieces. Yan, nakikita nyo ang barangkas na ito ay gawa pa sa mga matatandang kawayan. Nakabarnis siya, kaya protektado siya sa mga bukbok. At ang pagkagawa nito ay mitsa-mitsa lamang, walang pakong involved dito, puro pakong kawayan ang ginawa. At inubutasan pagkatapos, gagawa ng pakong na kawayan at yun din ang makakabuo sila ng isang napaka-ibay na balangkas na yun kay Inang ay umabot na ng 60 years plus. Tingko pang kurang ko ay mga chapilan mong banwa, bayo palitan 9 to 10 years. O so bali ini nung 60 years na ini mga apulo, limanin palit ne ay apulo ay ali 10 years, anam ne may katanam ne may palitan kanam na yun eh, nung parang 10 years. So, ang pawid, guys, o nipa na ganito ay ayon kay kuya ay gawa sa sasa. Yung punong sasa. Ayan, na pinagtagpitab ni pilang. O, tingin ko, guys, meron ding mga vlog tungkol sa pawid o paggawa ng nipa. Makikita nyo siguro. Pero ngayon, nakafocus tayo kung paano ito gawin. Kung paano ang installation ng pawid. Super tiyaga ang kailangan dito, guys. Kikita nyo naman, mga 3 cm lang ang inaangat-angat hanggang matapos ang isang panig. Ang balangkas nito ay tinatawag na 4 aguas. 4 side ang tulo ng tubig. Pagtanggal, guys, ay ginagamitan ni kuya ng kutsilyo at pinuputol yung mga lumang yantok para matanggal ang lumang atip. Guys, ito yung yantok na pantali na super tibay. After 10 years, guys, napuputpot yung ganito. Ayan, napuputpot. Kaya obligado kang palitan hanggang bubong. Ganyan na lang siya sa original na mahaba kanina. Mahabang ganun pag ano, paglagay. Ito guys, kumpara sa mahaba, kapag ano na siya, napudpud na siya, ayan na. Tingnan mo, halos kalahati napudpud. Ganyan ang matitira sa kanya. Yan, ito ang luma. Tapos ito yung bago. In this case guys, ito, aakutin na lang. Gagating sa malawak na pwesto, kaya sa bukid. At susunugin na lang. Siyempre, wala nang silbi. Mag-isa lang si kuyang gumagawa nito, guys. Kasi nga, para wala na daw siyang maraming iniintindi. Eh, siya na lang at saka hawak niya yung oras niya. I-open lang niya yung kaya niyang tapusin sa buong maghapon. Ayun, nakikita niyo na yung opening. Yan, bago lumubog ang araw, kanyang tatapusin yan para overnight. Kung sakaling umulan man, hindi masyadong mababasa ang kalooban ng bahay. Ganyan siya tumira, guys. Of course, syempre kapag linya mo na ang expertise mo ganito, ayan, parang laruan na lang sa'yo, parang libangan na lang sa'yo, kasi dati mo nang ginagawa. Paulit-ulit ang practice at yung pagtusok, determinado, ganyan kapag talagang linya na natin. Ayan guys, pag masyan nyo yung color black, luma, at ang bagong lagay, yung light color o green. Thank you!
We'll be right back.